Noong nakita ko muli ang larawan ng Original F4 sa web, naalala ko kaagad ang mga cast at kung saan kami nakikinuot. Sa naalala ko ang Meteor Garden noon ay nasa around 6 PM. 22 taon na ang nakalipas. Ang tanong ng marami kung ano na ang ginagawa nila ngayon sa taong 2023. Sa video na ito ay malalaman natin ang mga pangyayari sa kanilang buhay ngayon. Chen Qinghe bilang Edward O. 42 sa Meteor Garden, binigyang buhay ni Edward O ang karakter ni Chen Qinghe. Si Qinghe ay nakilala bilang lovable na kababata ni Shan Kai at siya ay may lihim na pagtingin para kay Shan Kai. Ang kanyang unrequited love ay nagdagdag ng cuteness sa serye na tumatak sa mga manonood. Gayunpaman, si Edward O ay humarap sa hamon na nakaapekto sa kanyang buhay. Pagkatapos ng serye, nagpatuloy siyang magtrabaho sa entertainment industry at lumabas sa ilang mga drama series. Bagamat, sa kasamaang palad, noong taong 2004, ang kanyang karera ay nahinto dahil siya ay napatunayang nagkasala ng pagnanakaw ng sasakyan. Ang insidenteng ito ay nagkaroon ng epekto sa kanyang profesyon na humantong sa pagkawala ng kanyang career sa television. Rynie Yang bilang Xiaoyu, 39, si Rynie Yang, na gumanap bilang si Xiaoyu, ay isang karakter na nag-iwan ng marka sa puso ng mga tagahanga ng Meteor Garden. Siya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa serye bilang tapat at mapagmalasakit na matalik na kaibigan ni Shan Kai. Sa buong serye, ang karakter ni Xiaoyu ay nag-iba. Nagsimulang pumintig ang kanyang puso kay Shimin, na isa sa mga miyembro ng F4. Dahil dito maraming fans ang masaya sa love story ng dalawa. Si Rynie Yang ay nagpakasal kay Li Ronghao na isang Chinese singer-songwriter noong Setyembre taong 2019, kasunod ng proposal ni Li Ronghao sa kanilang pag-travel sa Japan. Nagpatuloy si Rynie Yang sa kanyang karera bilang isang mga awit. Inilabas niya ang kanyang panglabing isang studio album na pinamagatang Delete Reset Grow noong 27 ng Nobyembre taong 2019, na sinundan ng kanyang 12th studio album na Like a Star noong 5 ng Nobyembre taong 2020. Sa kasalukuyan ay walang update sa kanyang acting career pero ang tiyak ay masaya si Rynie Yang sa kanyang buhay bilang isang asawa. Venice Wu bilang Mei Zuo. 45, si Venice Wu, nakilala sa kanyang papel bilang Mei Zuo ay patuloy na kinikilala sa industriya ng entertainment at naging matagumpay sa kanyang personal na buhay. Sa serye, si Venice Wu ay nagdala ng karisma sa karakter ni Mei Zuo, isa sa mga miyembro ng F4. Ang kanyang karakter ay nakilala sa kanyang taglay na pagiging mabait at palakaibigan. Pagkatapos ng Meteor Garden, si Venice ay nagpatuloy sa kanyang karera sa entertainment. Naging hurado si Won ng Asia's Got Talent noong Enero taong 2015 kasama ang Indonesian-French singer na si Anggun, Canadian musician na si David Foster at dating miyembro ng Spice Girls na si Melanie. Naging cast rin si Venice Wu sa hit movie na IP Man for the Finale kasama si Donnie Yen. Si Wu ay gumanap bilang si Hartman Wu, isang US Marine Corps Staff Sergeant at estudyante ni Bruce Lee. Sa kanyang personal na buhay, si Venice Wu ay dating ikinasal sa Singaporean na si Arisa Cheo mula 2013 hanggang 2018. Ang romantikong pagkakasangkot sa Chinese actress na si Yu Shuzin na 17 taong mas bata sa kanya. Bagamat hindi opisyal na kinumpirma ni Venice Wu ang kanilang relasyon, ang haka-haka ay patuloy na kumakalat sa media. Sa kabila ng mga chismis, itinanggi at nilinaw ng actress na si Yu Shuzin na walang anumang romantikong ugnayan sa kanila ni Venice Wu. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin si Venice Wu sa industriya ng entertainment. Ken Chu bilang Shimin. 44, si Ken Chu, nakilala sa kanyang papel bilang Shimin ay humaharap sa isang karamdaman. Sa Meteor Garden, si Shimin ay isang attractive at mabait na miyembro ng F4. Nakilala ang kanyang karakter sa kanyang pagiging playboy at charismatic. Ikinasal si Ken sa isang Chinese actress na si Vivian Han sa isang magarang seremonya sa Bali, Indonesia noong 3 Setyembre taong 2016. Nagsimula ang kanilang love story nang bumalik si Ken sa Beijing Film Academy kung saan si Han ay isang alumna. Unang lumabas ang balita noong Hunyo taong 2015 nang magsimulang kumalat ang mga litrato nilang magkahawak kamay sa isang ball. Sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, ang mag-asawa ay naharap din sa mga personal na hamon ng buhay. Ibinahagi ni Ken ang kondisyon sa kanyang kalusugan na siya ay dumaranas ng fibromyalgia, isang kondisyon na maaaring humantong sa pangmatagalang pananakit ng muscles at fatigue.
Ang kondisyong ito ay naka-impluensya sa kanilang desisyon na hindi magkaanak. Sa ngayon, si Ken ay hindi na aktibo sa entertainment industry. Ngunit inaasahan pa rin sa kanyang mga fans na siya ay babalik sa larangan ng pag-arte. Vic Chow bilang Hua Zilei. 42, si Vic Chow na kilala bilang Hua Zilei ay tumatak at naging paborito ng mga manonood. Ang kanyang pagbibigay karakter kay Hua Zilei bilang isang tahimik, maginoong, misteryoso at sensitibong pag-uugali ng kanyang karakter kasama ang kanyang natatanging katapatan sa kanyang mga kaibigan ay tumatak sa mga manonood. Bukod sa Meteor Garden, nakagawa rin si Vic Chow ng matagumpay na mga proyekto sa industriya ng entertainment. At noong 2013, natanggap niya ang Golden Bell Award bilang Best Actor para sa kanyang pagganap sa drama na Home. Ipinakita rin niya ang kanyang husay sa pag-arte sa isang suspense film na pinamagatang Detective Gui at isang comedy film na pinamagatang Two Wrongs Make a Right. Sorry girls, pero si Vic ay nagpakasal sa Taiwanese actress na si Rin Yu noong 2015 at nagkaroon sila ng isang anak. Noong 2018, si Vic Chow ay bumalik sa pag-arte pagkatapos ng 5 taong pahinga. Siya ang naging bida ng TV drama na Beauty's in the Closet at The Flame's Daughter. Ang kanyang pagbabalik ay lubos na ikinatuwa ng mga fans na matagal nang naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Sa kasalukuyan, nakatakdang maging bida si Vic Chow sa TV series na Reblumang Blo kasama si Victoria So. Jerry Yan bilang Dao Mingxi. 46, si Jerry Yan ay sumikat sa kanyang papel bilang isang charismatic na si Dao Mingxi. Ang kanyang karakter bilang pinuno ng F4 ay nagdala sa kanya bilang heartthrob sa buong Asia. Sa Meteor Garden, ginampanan ni Jerry Yan ang iconic character ni Dao Mingxi. Nakilala siya bilang isang mapagmataas at arugante na tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Sa kwento, si Dao Mingxi ay nagbago ng dahil kay Shan Kai. Ang kanilang love story ay sobrang minahal ng mga tagahanga. Bukod sa Meteor Garden, patuloy na umaangat ang karera ni Jerry Yan sa entertainment. Noong 2020, nagbida siya kasama si Shen Yu sa romantic comedy drama na Count Your Lucky Stars na lalong nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa pinakamagaling na aktor ng Taiwan. Sa 2023, nakatakdang bibida muli si Jerry sa romantic drama na The Forbidden Flower kasama si Shu Ruohan. Baka ikaw na ang maswerteng babae na matagal nang hinahanap ni Jerry Yan dahil sa ngayon ay wala pang asawa si Jerry at walang napapabalitang girlfriend. Sana ay makita na niya ang kanyang partner at magkaroon ng magandang pamilya. Barbie Su bilang Shan Kai. 46, si Barbie Su ay sumikat bilang Shan Kai. Ang kanyang karakter bilang si Shan Kai ay nakilala bilang isang determinado at maporsiging babae mula sa isang mahirap na pamilya. Ang love triangle story ni Shan Kai, Dao Mingxi at Hua Zilei ay nagdala ng napakagandang twist ng storya. Inaabangan ng mga fans simula hanggang katapusan ng palabas. Kasunod ng matagumpay na seryeng Meteor Garden, naging matunag ang pangalan ni Barbie Su. Nagpatuloy siya sa pag-arte sa iba't ibang mga drama at pelikula sa telebisyon na mas lalong nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakakilalang artista ng Taiwan. Sa kanyang personal na buhay, si Barbie Su ay nagpakasal sa Chinese businessman na si Wang Xiaofei noong 2011 at sila ay may 2 anak. Gayunpaman, inihayag na mag-asawa ang kanilang diborsyo noong 22 ng Nobyembre taong 2021. Pagkatapos ng hiwalayan sa 2021, noong 8 ng Marso taong 2022, dyan ulat ni Barbie Su ang publiko sa pag-anunsyo ng kanyang kasal sa South Korean singer na si Koo Jun Yap sa kanyang mga social media posts. Ginanap ang kanilang kasal noong 8 ng Pebrero taong 2022 sa South Korea.